So, Annika pala ang pangalan ng ex niya. Tipid siyang umiti at nilingon si Marjorie. Siguro ang sakit ng ganun. Wala sa sariling sabi niya. Talagang masakit, noon ko lang siya nakitang umiyak, hindi nga ako makapaniwala eh. Imagine si Froilan Denmark na babero umiyak sa harapan ko, naglasing, mukhang show nga nung mga panahon na yon, first time kasi niyang magseryoso. Pagpapatuloy nitong kwento. Ganun pala, siguro hanggang ngayon mahal na mahal pa rin niya yun babaeng yun. Bakit parang ang sakit? Andito na pala tayo, tipid ang ngiting sabi niya nang matano ang Jim. Gusto pa sana niyang malaman ang ibang bagay tungkol sa ex nito, pero masyado siyang naaapektuhan, kahit hindi naman dapat, at isa pa nasa gym na sila. Lutang siya habang nag-yoga, iniisip niya ang mga kwento ni Marjorie tungkol kay Froilan at sa ex nitong si Annika, asa na kaya siya ngayon? Ayaw niya ng ganung pakiramdam, bakit siya naapektuhan? Wala silang relasyon, magkakaroon lang sila ng anak, bukod doon wala ng ibang rason. Matamlay ang pakiramdam niya, simula ng umagang yun, pero kinahapunan ay kailangan din magpaalam ni Marjorie. Oh my gosh, I don't wanna leave yet. Sabi nito habang inaayusan ang sarili. Pwede ka naman bumalik anytime eh. Nakangiting sabi niya dito. Sa magdamag at maghapong nakasama niya ito, naging magaan ang loob niya dito, madaldal ito pero hindi mausisa sa relasyon nila ni Froilan. Hi, minsan lang kasi ako makapagpahinga tapos ganito pa. Mocktail nito. Natawa siya dito. Ganyan talaga pag may trabaho. Natatawang sabi niya, ang cute-cute ng pinsan na ito ni Froilan. Sana lahat ng pinsan niya mababait, katulad nito at ni Denver. Kinagabihan doon ulit tumuloy si Froilan. Bakit dito ka na umuwi? Tanong niya dito nang dumating ito alas 10 ng gabi. Why? This is my house, bawal na ba akong umuwi dito? Tanong nito. Habang nagtatanggal ng suot na Amerikana. Nag-iwas siya ng tingin, nang tanggalin nito ang suot, baka matukso pa siya pag nakita niya ang abs nito. Hindi naman, hindi lang ako sanay. Sagot niyang tumingin sa salamin. Kita niya sa salamin ang kahabdan nito. Nagtapis ito ng towel, at dumiretso sa shower room. Ang bastos nu, kinakausap pa eh, maganda kaya si Annika? Mayaman, sexy, ano kayang dahilan kung bakit hindi siya nagpakasal kay Froilan? Siguro dahil masama talaga ang ugali nito. Pwede ba tigilan mo na ang pag-iisip sa taong wala naman na at hindi mahalaga sa buhay mo? Wala kayong relasyon ni Froilan. Wala kang pakialam sa past niya at sa mga taong naging bahagi ng buhay niya. Caps lock para dama. Pero kahit anong sabihin niya sa sarili, curious pa rin talaga siya sa Annika na yon. Annika, napatingin siya sa cellphone niya. Ano kayang last name niya? Si Judith. Dali-dali siyang lumabas ng silid, at dinial ang number ni Judith. Hello my dear friend, sagot ng kaibigan niya sa kabilang linya. Natutulog ka na ba? Tanong niya dito. Hindi pa naman, bakit? Kilala mo ba si Annika? Froilan ex-girlfriend, diretsahan tanong niya dito. Oh, of course. Why are you asking about her? Jealous. Nanunudyong tanong nito. Just curious. Pagtataray niya dito. Gusto niyang magsisi sa pagtatanong kay Judith tungkol kay Annika, mas lalo lang siyang naapektuhan, kahit hindi naman dapat. Walang siglang bumalik siya sa loob ng kwarto niya, andan na si Froilan nakalatag sa kama, ang mapanuksong katawan nito. Nakasuot ng puting pajama, pero walang pang-itaas. Nag-iwas siya ng tingin dito, at tumuloy sa tocador para magpahid ng cream na ginagamit niya every night. Let's sleep, sunshine. Tawag nito sa kanya, nakakainis talaga pag tinatawag sa buong pangalan. I'm not going to sleep besides you. Aniya habang nagpapahid ng cream sa mukha. I'm not going to force you, unless if you want ta. Nakangising sabi nito. Shut up! Mahinang sabi niya sabay inirapan ito. Wala siya sa mood makipag-asaran dito. Sakin ka na tumabi, please. Wala akong gagawin, promise. Pakiusap nito at pinagdaup pa ang mga palad na animoy nagdarasal. Tiningnan lang niya ito. Hindi ako pwedeng ma-inlove sa'yo. Hindi pwede. Please. Ulit nito at inabot sa kanya ang kamay. Ewan niya pero bahagi ng puso niya na gusto sumunod dito. Napatitig siya dito. Tama nga sila, sino nga ba ang hindi magkakagusto sa isang Froilan Denmark?
physical appearance palang makalaglag panty na, paano pa pag nalaman ang background nito at katayuan sa buhay? Ang swerte pala sana ng Annika na yun, imagine siya lang ang nag-iisang babaeng seneryoso ni Froilan. Hey, are you okay? Bumaba ito sa kama at nilapitan siya. Ha? Okay lang ako. Nauutol na sagot niya. Are you sure? Tanong nito. Tumango siya bilang sagot. Okay, then let's sleep. Hinalikan nito ang noo niya, at inakay siya papunta sa kama. Minsan pilosopo, mayabang, alaskador, seryoso at ungentleman, minsan naman sweet. Huwag mo naman lituhin ang puso ko. Tahimik siyang sumunod dito, at humiga sa kama. Patalikod siyang nahiga sa kama katabi nito, ipinulupot nito ang bisig sa kanya, ang isang braso nito ang nagsisilbi niyang unan. We looks like a true couple. I wish we are. Sabi sa isang nabasa niya, mas madali daw mahulog ang mga lalaki, pero bakit parang siya ang nahuhulog? Ipinikit niya ang mga mata. Bahala na, basta ngayon gabi gusto niyang magkatabi sila. Naalala niya ang sinabi ni Judith, kaninang tinawagan niya ito. Ex-fiancé siya ni Froilan, 3 years yun relasyon nila, bago mag-proposed si Froilan, tapos yun hindi tinanggap ni Annika, kaya sobra siyang nasaktan. Sabi nito. Tapos, gusto niyang marinig ang higit pang impormasyon tungkol dito. Ayun, naging miserable siya noon almost 1 year din bago bumalik sa dating pambababae. Dagdag nito. Okay, wala na siyang masabi, ang sakit lang, kahit ayaw niyang maramdaman. Wala ka nang ibang itatanong. Tanong nito, wala na, salamat. Good night. Agad niyang pinatay ang tawag. Bakit ba ang sakit sa dibdib, kahit wala namang sila? Bahala na, may chance kayang magkagusto ito sa kanya. Niluwagan niya ang pagkakayakap nito sa kanya, at umikot paarap dito. Nakapikit ito, pero halatang gising pa. Ham, nakapikit na tanong nito. Wala, ang higpit ng yakap mo, hindi ako makahinga. Mahinang sabi niya, habang nakatitig sa gwapong mukha nito. Tumawa ito ng mahina, habang nakapikit at bahagyang niluwagan ang pagkakayakap sa kanya. I wish I'm not dreaming. Nagising siya nang maramdaman ang mga matang nakatitig sa kanya. Idinilat niya ang mga mata, at nakita ang maaliwalas na mukha ni Froilan. Good morning. Matamis ang ngiting bati nito. Ang ganda ng umaga, kapag ganito ang unang makikita. Good morning. Namumula ang mukha niya, bumangon siya at napansin na bihis na ito. Pwede bang dito ka na lang sa tabi ko? Huwag ka nang umalis, bulong ng puso niya. I need to go, mag-breakfast ka ha. And when you go to your yoga routine, please take care. Sabi nito habang inaayos ang necktie. Will you please stop worrying? Ginugulo mo ang puso ko. Patuloy na sigaw ng puso niya. Tumango lang siya dito bilang pagsang-ayon. Nag-breakfast ka na ba? May kung anong nagtulak sa kanya para itanong yun. Sounds concerned, right? Tumingin ito sa kanya bago umiling. I have to go. Dumukwang ito sa kama para halikan siya, halik na sa pisngi lang, pero tumama sa labi dahil gumalaw siya. Sa kanya may epekto yun, pero dito mukhang normal lang. Bakit kaya siya kumikilos ng ganun? Pinag-aaralan kaya nito ang mahalin siya, dahil may anak sila. O isa siya sa babae nito. Sabi ni Marjorie at Judith Babero ito, at tanging si Annika lang ang seneryoso. Paano kung isa lang siya sa babae nito, mas madali siyang makuha. Buntis siya at nasa pamamahay nito, isa pa ang dali niyang bumigay pagdating dito. Pero kagabi at noon isang gabi magkasama sila sa kwarto, pero wala itong ginawa. Ganun ba siya kawalang dating? Tumataba na ba siya? Napatingin siya sa loob ng kwarto, ito ang kwarto kung saan pinangarap niyang tumira kasama si Annika, ang bahay na dinsign nito at pinagawa para kay Annika, lahat para kay Annika. Kaya bihira itong umuwi doon, dahil naaalala si Annika. Ang sakit, at sa tuwing naiisip niya lalong sumasakit. Is she falling in love with him? Hindi imposible. Pero ilang araw pa lang, galit siya dito dahil mayabang ito, arroganty. At mapangangkin, nasaan na ang galit na yun? Yun ang gusto niyang maramdaman, at hindi ang maapektuhan sa nakaraan nito, sa dati nitong minahal, sa mga babaeng naging bahagi ng buhay nito. It can't be. Hinimas niya ang tiyan, ano kayang mangyayari sa kanila ng anak niya? Bakit ba inaalala niya yun?
Dati naman wala siyang pakialam, tinanggihan pa nga niya ang alok nitong kasal. What's happening now? Ang hirap mag-isip ng dahilan kung bakit siya naaapektuhan. Kasi kung mahal nga niya ito, imposible naman ilan araw pa lang naman niya itong nakakasama. At kahapon lang ito nagsimulang magpakita ng concern, noon isang buwan concern nga, pero galit naman. Ang hirap palang mapunta sa complicated relationship. May relasyon nga ba? Siya lang ang nag-iisip ng ganun, ang unfair naman. Can we meet? Tanong niya sa kaibigan ng tawagan ito. Naiinip siya at nalulungkot, kaya gusto niya ng makakasama. Oo naman, kailan at saan? Masiglang bati nito sa kabilang linya. Pupunta ako sa'yo. Aniya dito. Sige, may balita rin ako sa'yo eh. Halatang excited na sabi nito. Parang alam na niya kung ano yun. Mag-aalas 11 pa lang ng tanghali nun, kaya naman dali-dali siyang nagbihis, para pumunta kina Judith, doon na rin siya manananghalian. Sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kaibigan. Nag-asawa ka lang, kinalimutan mo na ako. Pagtatampo niya dito. Ikaw nga ang hindi nagpaparamdam dyan eh, akala ko nga okay ka na doon kay Froilan. Sabi nitong kumalas sa pagkakayakap niya. Hinihintay ko lang na maalala mo ako no, syempre ayokong istorbohin ka, nakakahiya naman kay Denver. Aniya habang naglalakad papasok sa bahay ng mga ito. Ano ka ba, okay lang yun kay Han, alam naman niya na tayo lang dalawa ang sanggang dikit, pero syempre napag-usapan namin na bigyan kayo ng time ni Froilan. Nanunudyong sab nito. Pwede ba sa halos 3 months ko sa bahay na yun, 3 days pa lang siyang pumupunta doon. Pagsusumbong niya dito. Talaga? So paano wala kayong, alam mo na, tanong nito. We're not a couple, paano magkakaroon? Tanggi niya. Wala bang chance? Seryosong tanong nito habang umuupo sa sofa. Nag-isip siya bago nagsalita, meron naman siguro. Pagsisinungaling niya. Actually meron na meron, ang laki ng chance mas malaki pa sa tiyan niya. Ano nga pala yung ibabalita mo sakin? Pag-iiba niya ng usapan. I'm pregnant. Excited na tili nito. Wow! Congrats! Ilang months na daw? Tuwang tanong niya dito. Almost 3 months, panganay lang si baby mo ng 2 months. Sabi nito. Magiging best buddy rin sila. Excited na sabi niya, at pansamantalang nakalimutan ang dinadala. Best friends cousins. Ani Judith. Oo nga pala, magpinsan ang mga anak nila. Ang bilis ng oras ng araw na yun, ang dami nilang napagkwentuhan, at kulang na kulang ang kalahating araw, para sa mga kwento nila. Tumawag si Han, best. Sabi nito nang bumaba galing sa taas, dahil kinuha ang cellphone. O ano daw? Tanong niya dito. Nabanggit kong andito ka, at sasanduan ka na daw ni Froilan. Sabi nito. Lumukso ang puso niya, nang marinig ang pangalan ni Froilan. Hanggang ngayon wala silang number ng isa't isa. Alas 9 na ng gabi, pero wala pa rin si Froilan, samantalang alas 6 pa lang ay dumating na si Denver. May meeting pa kasi yun eh. Ani Denver nang mapansin na naiinip na siya. Kaya ko naman kasing umuwi mag-isa eh. Nahihiyang sabi niya. Ano ka ba, obligasyon niyang sunduin ka, baka mapaano ka pa sa daan. Sabi nito habang kinakalikot ang buhok ni Judith. Ang sweet nila kanina pa. Sana ganun din sila ni Froilan. Napasulyap siya sa labas, nang marinig ang busina ng sasakyan. He's here. Ani Denver na tumayo sa kinauupuan, at lumabas ng bahay para pagbuksan si Froilan. Sunshine, hindi na daw siya bababa. Sabi nito nang bumalik sa loob ng bahay. Ha, okay, aalis na ako. Halim niyang nilapitan ang kaibigan at niyakap ito. Ingat sa daan, okay. Ani Judith, hinatid siya ng dalawa sa labas, at kumaway kay Froilan, hinabol sila ng tanaw hanggang sa tuluyan makalayo ang sasakyan. Naiinip ka na ba sa bahay? Maya-maya'y tanong ni Froilan. Habang tinatahak nila ang biyahe pa uwi, medyo, maikling sagot niya. What you wanna do? Tanong ulit nito. Marami, pero hindi naman na pwede. Sagot niya at tiningnan ang sarili. Malaki na ang tiyan niya. 5 months na halos. Mukha na siyang balyina. Dumaan muna sila sa isang Japanese restaurant bago umuwi, kahit sinabi niyang busog siya, dahil kumain na siya kina Denver. Isang beefsteak ang in-order niya, at ganun din ito, isang rice at fresh mango shake. It will para malusog ang baby natin.
sabi nito habang kumakain. Sabi ni Doktora mataba na daw si baby, kailangan kong magbawas sa pagkain, para hindi ako mahirapan sa panganganak, baka ma-CS pa ako. Paliwanag niya na bahagyang natakot nang maalala ang CS. 2 months na lang malalaman na nila ang gender ni baby, excited na ako. Mr. Denmark, tawag ng isang sexing babae na palapit sa kanila. Lumapit ito at bumeso kay Froilan, na hindi man lang tumayo para salubungin ang babae, ibig sabihin hindi siya special. Long time no see. Malanding sabi nito, at hindi man lang nag-aksayang tapunan siya ng tingin. May mga ganito pala talagang babae, sarap kalbuhin. Yeah, it's been a long time. Ani Froilan at bumaling sa kanya. By the way, this is my wife, Sunshine. Pagpapakilala nito sa kanya sa babae. Wife, my heart, sige magdiwang ka. Noon lang siya tiningnan ng babae. Hindi ko nabalitaan na nagpakasal ka. Sabi nito pagkatapos siyang hagurin ng tingin. And she's pregnant. Dagdag pa nito. Well, that's life. Ani Froilan na pinunasan ng tisyo ang bibig. I see, well I have to go. Nice to see you, Sunshine. Anito at muli siyang tiningnan bago umalis. One of you victim, tanong niya at ipinagpatuloy ang pagkain. Ikaw lang ang nabiktima ko, kusa silang lumapit. Seryosong sabi nito. AD ikaw na ang gwapo at malakas ang karisma. I see, bale walang sabi niya. Are you jealous? Tanong nito at tinitigan siya. Why would I? Balik tanong niya. I don't know, maybe you're fallen in love with me. Seryoso pa rin ito. On what reason? Pagkukunwari niya. Nakita niyang bahagyang dumilim ang itsura nito. Then, I'll make you fall in love with me. Seryosong sabi nito. Good luck. Mariing sabi niya. Good luck to me. Nang makauwi sa bahay ay agad siyang nag-half bath, my gosh ang bigat na ng baby niya. Pagkatapos niya ay sumunod naman si Froilan, habang nagpapahid siya ng cream sa mukha. Parang normal na mag-asawa sila, kunwari hindi siya naiilang dito. Gusto niya pa rin itong katabi sa pagtulog ngayong gabi. At tulad ng gusto nga magkatabi sila. Ang sarap, sweetheart, mahinang tawag nito mula sa likuran niya, nakatalikod kasi siya dito. Sweetheart, mahinang bulong niya kunwari ay inaantok na. Yum-akap ito sa bewang niya, at ipinihit siya pa-arap. Bakit? Tanong niya nang makaharap dito, napatitig siya sa gwapong mukha nito. Nagwawala si Junjun. Nakapout na sabi nito. Ano? Slow gets na tanong niya. Kumamat ito sa ulo, I want you tonight. Nalaglag ang panga niya sa sinabi nito. Jeez! Pinigil niya ang pagkagat sa labi, tumalikod siya dito. Hindi pwede, malaki na si baby. Aniya Mariing napapikit. Kinikilig siya, pero nung nakaraan araw nagawa naman natin ah. Sabi nito at sinimulan halikan ang leeg niya. Ano ba tumigil ka nga? Saway niya dito, bago pa siya tuluyang manghina sa ginagawa nito. Hindi ko naman iipitin si baby. Sabi nito at marahang gumapang ang kamay sa ibabaw ng isa niyang ano. It's his way para main love ako. Yun maglambing sa pamamagitan ng kamanyakan nito. Normal na siguro sa mga lalaki ang ganon. Ayaw mo ba talagang magpakasal sakin? Seryosong tanong nito, nang tumigil sa paglalandi sa kanya. Hindi agad siya nakapagsalita sa tanong nito, ayaw nga ba niya? Tiningnan lang niya ito. I mean, sa tingin ko naman magkakasundo tayo, as a partner eh. Pagpapatuloy nito. Bumantong hininga siya bago nagsalita. Hindi sapat na nagkakasundo ang dalawang tao just to get married. At saka ikaw lang naman ang nag-iisip na magkakasundo tayo eh. Seryosong sabi niya. We can learn how to love each other, hindi imposible. Ang seryoso pa rin nito. Ayoko nang pinag-aaralan, gusto ko kusang nararamdaman. Pinal na sabi niya at tumalikod dito. Mamahalin rin natin ang isa't isa, but for now enjoyin muna natin tong moment na to. One day tatanungin ulit kita, kung handa ka nang magpakasal sakin. Nakangiti at seryosong sabi ni Froilan. Itinago niya ang sayang nararamdaman, alam niyang oo ang magiging sagot niya, kapag tinanong na siya nito. Niyakap siya nito mula sa likuran, at nagsimulang halikan ang leeg niya, Froilan, mahinang saway niya dito. Ham, patanong nitong sagot, bago gumapang ang kamay papunta sa ano niyang walang suot na panloob.
Napaigtad siya ng parang kuryenteng nanyuli ang init sa buong katawan niya. Umikot siya paharap dito, dahil hindi na niya kinakaya ang sensasyon na darama. Sinalubong siya nito ng mainit na halik. Kahinaan talaga niya ang mga halik nito, dahil dalang-dala na kaagad siya sa mga simpleng yakap, at paghawak pa lang ni Froilan. Malaki na si baby. Sa pagitan ng pagsagot ay nasabi niya. Akong bahala. Sagot naman nito, bago sakupin ng bibig ang isa niyang ano, habang ang isa ay dumadampi sa isa pa. Kung ganito na lang sana lagi, sana hindi na matapos ang sandaling ito. Kinaumagahan hindi na huminto sa paglalambing si Froilan. At nagugustuhan niya yon, pero natatakot rin siya na baka masanay siya, at hindi niya makaya kapag naghiwalay sila. Walang matinong usapan ang setup nila, ang batang nasa sinapupunan lang niya ang nagsisilbing dahilan, kaya sila magkasama. Susundin kita mamaya, sabi ni Froilan habang nagbibihis ito. Bakit? Nagtatakang tanong niya. May pupuntahan tayo, sa bahay ng isa sa best friend ko, nung isang linggo pa ako kinukulit na ipakilala na daw kita sa kanila eh. Nakangiting paliwanag nito. What time? Di mapigilan ang ngiting tanong niya. Ibig sabihin na kukwento siya nito sa mga kaibigan nito. After work, I'll call you kapag pauwi na ako dito, para sunduin ka. Sagot ni Froilan. Okay, lumapit ito sa kanya, para kintalan siya ng halik sa labi. I'll go ahead. Palam nito pero naglakbay pa ang mga labi pababa sa leeg niya. Natatawang umiwas siya dito. Sige na. Sabi niya baka kasi kung ano na naman ang mangyari, dahil nakukuryente na naman siya nito. Parang ayoko pang umalis. Bulong nito at halos mapasigaw siya, nang bahagya nitong kagatin ang chest niya na natatakpan ng damit. Froilan, parang may gusto akong gawin. Nangingiting sabi nito, at bigla siyang pinangko sa ibabaw ng kama. Froilan, mal-elate ka na. Natatawang sabi niya dito. I'm the boss, baliwalang sabi niya, bago inumpisahan tanggalin ang mga damit niya.